Okay, sa video na to, pag-aaralan natin ng Search Engine Optimization o SEO. So, ano ba yung SEO? So, ang SEO ay Search Engine Optimization. Ano ba yung ibig sabihin ng Search Engine Optimization? Ano ba yung mga salitang yan? So, yung Search Engine Optimization na yan ay simple lang ang kahulugan niyan. Yan yung ginagawa ng mga platform o website para maging number one sila sa ranking ng Google. So, yun yung ginagawa nila para kapag ka sinearch mo yung blog post nila o sinearch mo yung YouTube channel nila o sinearch mo yung kung ano mga article meron sila, nandun sila sa number one, page one ng Google. O dun sa pinakataas na taas na resulta. Dun sa number one na resulta o dun sa number two, number three na resulta. Kasi yun yung pinaka kiniklik ng mga tao. Dalawa po ang pinaka-popular na search engine na ginagamit ng tao. O pinaka-popular ngayon. Ito yung Google at ang Bing. Google ang may-ari niyan yung Google. At yung Bing, ang may-ari ng Bing ay Microsoft. So, alimbawa ito dito tayo sa Google. Nag-search tayo how to get a client online. Okay. Kapag ka nag-search ka ng how to get a client online, may makikita kang mga resulta. Ito yung first na resulta. Optimize na optimize yung ano niya, page niya. Itong writehello.com, how to get clients online, tips and ideas. So ito, nakuha siya ng Google, na-crawl pati yung content niya, yung content ng loob niya. At pag binaba mo, ito yung number 2 na resulta. I will teach you to be rich, how to get clients online, 6 ways to find freelance work fast. Ito yung panguna at pangalawa. Yan yung tinatawag na yung nasa first rank o nasa first page ng Google. Ito naman yung Bing. Yung Bing pag may-ari ito ng Microsoft. So, ito yung dalawa lang ang pinakamalalaking search engine na ginagamit natin. So, Bing search natin. Try natin how to get a client online. Okay, iba yung lumalabas pag sa Bing. Iba siya, smarter, how to find a client. Ads pala yan. Ito rin, nandito rin siya. I will teach you to be rich, how to get clients online, 6 ways to find. Dito sa Bing, number 1 siya sa resulta. Dito sa Google, pang number 2 lang siya. Ganyan gumagana yung search engine optimization. Ang ibig sabihin itong mga site na to o yung mga post na to, sobrang optimized niya sa Google. Sobrang lakas ng SEO niya. Dahil nagagawa niya maging sobrang interesting at sobrang engaging sa mga tao na nakakaakyat siya dun sa rank 1 o pinakasina-search ng tao sa Google o sa Bing. Ang ibig sabihin sa sobrang valuable na tong article na to, sa sobrang meaningful na tong article na to, sa sobrang useful na tong article na to, pinopromote na siya mismo ng Google sa pinakataas ng search results. So, sa madaling salita, yung meaning ng SEO. So, kung makikita mo, hindi ganun kadali umakyat sa taas ng rankings. Maraming website na naglalaban sa first page ng Google. Meron niyang number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, hanggang hindi mo alam kung hanggang saan yan. Pero maraming website, maraming blog post, maraming video ang naglalaban-laban sa first page ng Google. At sa first page din ng Bing, syempre. Marami silang technique na ginagawa. Maraming method, maraming tricks ang ginagawa para maabot mo yung first rank o first page ng Google. Ang pinaka-explain ko muna dito sa video na to ay ang dalawang klase ng SEO. So, meron kasing dalawang klase ng SEO. Isang on-page SEO at off-page SEO. So, explain ko yung dalawang yan. Ang on-page SEO gumagana kapag ka nasa loob ka nung page o nung platform o nung website. Sa pamamagitan ng meta tags o hashtags, magagawa mo sabihin sa Google kung ano yung nilalaman nung website mo o nung page mo. Okay, ito yung example natin sa website. So, halimbawa, meron kayong website at gusto mo siyang mag-rank sa taas ng Google, dun sa first page ng Google. Ang gagawin mo, i-optimize mo siya for SEO.
Ang gagawin mo, sasabihin mo kay Google na itong website mo ay mayroong ganitong content. So halimbawa ito, ang nilalaman nitong post na to ay tungkol sa insurance o insurance agency. Meron tayong mga ginagamit dito sa website na kung tawagin ay plugins dito sa WordPress. Itong tinatawag na All-in-One SEO Pack Pro. Dalawa yan, dalawang plugins yung pwede makapag-optimize ng website mo. Isa tong All-in-One SEO Pack Pro at yung Yoast SEO. Kung narinig nyo na yon, Yoast SEO. So yun ang ginagawa niya, makikita mo yung preview nung ano, yung search result na kakalabasan niya sa Google. Arkansas Medicare Supplements, Free Online Comparison Medica Planners. Ganito yung lalabas sa Google na search results. Pwede mo yang i-edit, pwede mo yang palitan ng mga words. Dahil kung anong words yung keywords o words yung nilalagay mo dito, yun yung makocrawl ng Google at malalaman ng Google, etong page na to ay page ng Medica Planners, kung saan ang Medica Planners ay isang insurance agency. So nagpo-provide sila ng insurance, dapat siyang ipakita ng Google dun sa mga taong nagsesearch ng mga insurance. So yung mga taong naghahanap ng insurance, yung Google ipapakita nila to, tong page o post na to. Mas malakas siya mag-rank dun sa first page ng Google. Isa pa example ng on-page SEO ay itong sa YouTube. So kung di nyo alam, sa YouTube meron siyang on-page SEO. Kung saan, dito sa platform na mismo, makakonfigure mo yung SEO niya. Paano mo makakonfigure yung SEO niya? Sasabihin mo syempre sa Google kung ano nilalaman ng content mo gamit ang mga salita o keywords. So ang keywords nito ay in a form of tags. So bawat isang yan ay tag names o keywords para malaman ng Google na ito yung mga keywords ng video mo at ipapakita tong video na to sa mga nagsesearch ng ganitong terms. Isang form din ng on-page SEO ay yung mga hashtags. So yung mga hashtags sa Instagram o sa YouTube o sa Facebook, nakocrawl din yan ng Bing at Google. Kasi ang topic natin, online jobs, freelancing. So yung mga nagsesearch ng online jobs o online jobs tutorial, eh mahanap nila tong YouTube channel ko o YouTube channel natin. So magrarank siya sa first page ng YouTube, sa first page ng Google. So yan ang on-page SEO. Eh paano naman yung off-page SEO? Ang off-page SEO, ito yung nasa labas ng platform na ginagamit mo. So kung yung on-page nandun sa meta tags, sa hashtags, kung paano mo i-customize yung mga keywords ng website mo o sa YouTube, iba dito sa off-page SEO. Lalakas ang pagra-rank ng website o platform mo kung magkakaroon siya ng off-page, backlinks, at authority. Ang ibig sabihin lang nun, kapag ka mas maraming backlinks na papunta dun sa page mo o dun sa site mo, mas malakas ang SEO niya o pagra-rank niya sa taas ng Google kapag ka maraming naglilink sa kanya. So halimbawa, ito yung website mo. May naglink sa kanya na Facebook. Shinare mo siya sa Facebook. Shinare mo siya sa YouTube. Shinare mo siya sa Instagram. So yung post mo na yon, magkakaroon siya ng tigi-tigi isang backlink. At yung backlink na yon, kapag na-share ng na-share, magmumultiply yung backlink na yon. So yung backlink lang, ang ibig sabihin ng backlink, yung link na papunta sa website mo. Kapag kakinlik mo, mapupunta doon sa website mo. Yun lang yon. Yan ang nag-establish ng domain authority. Ang ibig sabihin ng authority, nire-respeto ka na dun sa space na yon. So halimbawa, meron kang page na verified sa Facebook. O meron kang blog na matagal na. Ikaw lang yung sinesearch ng mga tao, ikaw lang yung resource na makukuhanan nila ng ganitong informasyon, ikaw lang yung resource na makukuhanan nila ng ganitong mga ideas. So over the years, na-establish mo na yung otoridad mo sa mga tao na ikaw talaga yung nagpo-provide ng ganitong kalaking information, ikaw talaga yung nagpo-provide ng ganitong kalaking value. Tumataas yung authority mo sa paningin ng Google. At mas malamang na ipapromote ka ng Google dun sa pinakamataas na ranking. So yun ang off-page SEO. So ito lang, marami pa silang tricks at tips dyan sa SEO. So nagbabago ang algorithm ng Google at Bing.
Nagbabago po yan. Depende sa trend na gusto ng tao at depende sa quality ng page mo. Ang algorithm naman na tinatawag ay ang mga program ng search engines para malaman kung karapat-dapat ka nga ba talaga mapunta dun sa first page nila. So automatic na yun, parang AI. Nalalaman nila kung yung content mo karapat-dapat nga ba dun sa first page o sa second page ng Google. So naglalaban-laban kayo dun sa slot. Parang yan yung naghahanap ka ng trabaho. Tapos marami kayo. Naglalaban-laban kayo sa isang slot dun sa trabaho. Parang ganun na rin yun. Dun sa first page ng Google, naglalaban-laban kayo dun sa slot kung saan pinaka makikita kayo ng tao. Kasi yan naman yung labanan dyan eh. Kung sino yung pinaka nakikita ng tao, kung sino yung lumalabas sa first page ng Google o Bing, kung sino yung lumalabas sa first page ng search results, siya yung pinaka may maraming traffic. Siya yung pinaka pinupuntahan ng maraming tao at maraming business. So, ibig sabihin nun, mas pupuntahan ng tao yung website mo, mas marami kang kikitain, mas sisikat yung website mo, at lalo ka pa makikilala sa online world. So, maraming factors dito at gagawa ko ng isang tutorial series para maintindihan nyo lahat to sa susunod na mga video. So, kung may natutunan kayo dito sa video na to, like mo naman yung video at mag-comment ka kung ano yung mga suggestion mo. Chat mo na rin ako dun sa page natin kung meron kang mga tanong. So hanggang dito na muna, salamat sa panonood.